Morning, everyone. So let me present to you the 2023 DOST-SEI Undergraduate Scholarship Program. Okay, so last week I attended the Regional Career Advocacy Congress at isa ito sa mga presentations nila, and we are lucky to have this presentation para din ma-share ko sa inyo, especially sa ating mga senior high school graduating students. Okay, kaya naman kung ikaw ay grade 12 student, listen carefully dahil ito na ang hinihintay mong scholarship program. Okay, so ito ay updated from DOST mismo. Kaya naman, nakikita nyo dyan, ang deadline of application for this year is up to December 2, 2022. And today is November 22, so you still have time to accomplish the following mga requirements na kailangan ipapakita ko sa inyo later on. Okay, so ano ba ang mandate ng DOST? So nakalagay dyan, to administer scholarships, awards, and grants, undertake science education training, undertake science and technology manpower development, and yan po, to formulate plans and establish programs and projects related to science and technology. Okay, in coordination, of course, with DepEd and CHED and other higher learning institutions. So, ito yung mga objectives ng scholarship programs: to stimulate and entice talented Filipino youths to pursue lifetime productive careers in science. Kaya naman kung talaga namang ang field mo, ang favorite field mo, ang career mo, gusto mong career someday is sa field ng science, so why not apply in the DOST scholarship program, ano? And another objective is to ensure a steady and adequate supply of qualified S&T, science and technology human resources, who can steer the country towards national progress. Ayan, so ito pang iba't ibang mga scholarship programs na ino-offer ng DOST. So, mapapansin ninyo, meron ditong from secondary up to PhD. Sa secondary, ito yung mga ino-offer ng Philippine Science High School. Okay? At pag undergraduate naman, so meron tayong tatlo na nakapaloob sa RA 2067, RA 7687, and RA 10612. At meron ding mga iba pa na mga ino-offer din para sa mga graduate school programs. Now, dito tayo mag-focus sa undergraduate programs. Okay, so para sa RA 2067, ano ba ito? This is awarded to students with high aptitudes in science and mathematics and are willing to pursue careers in the fields of science and technology. So, titingnan yata dito yung grades ninyo sa science and math and yung result ng National Career Assessment Examination ninyo. Titingnan yung aptitude ninyo, yung kakayahan ninyo sa science and math. Through exams din. Okay? And meron din tayo ditong 7687. Ito naman, ina-award sa poor, talented, and deserving students who belong to families whose socioeconomic status do not exceed the certain indicators. Okay? So, magkaiba yan. Iba yung RA 2667, iba yung requirements niya, iba din dun sa 7687. Okay. At saan ba kayo mag-aaral kung sakaling i-avail ninyo itong scholarship programs na ito? You will be placed in these different universities and schools. Meron tayo dito. Pwede ka mag-aaral sa University of the Philippines system. Pwede sa mga iba't ibang state universities and colleges as long as available yung kukunin mong course. Okay? Yung nandun yung priority course na allowed, ano? Priority course ng DOST, and ACI is recognized by CHED as Center of Excellence or Development for the Priority Courses and Institution with FAAP Level 3 Accreditation. So, tingnan nyo na to, tanongin nyo na yung school na i-enrollan nyo kung sila ba ay meron sa mga ito, ano, sa hinahanap na yan na mga qualifications for schools. And, ayan, so meron tayo dito, okay, for Junior Level Science Scholarship Program. Okay, so nakalagay dyan kung ano, para saan ito. Okay, so this aims to strengthen the country's science and technology education by fast-tracking graduates in the sciences, mathematics, and engineering who shall teach science and mathematics in secondary schools throughout the country. Okay, and ito yung mga priority science and technology programs ng DOST. Okay, ito yung mga priority courses. Okay, kaya naman kung plano mo mag-avail nitong DOST scholarship,
program, kailangan na ito ang iti-take mong mga courses. Well, actually, ang daming pagpipilian dito at talaga namang ito kasi yung mga kailangan ano, ng mga professions na, ng bansa natin. Ano. So, hindi ko na ito iisa-isa yung babasahin, pero tingnan natin yung mga napaka-interesting na mga programs dito. Like, for example, meron po ditong DS Psychology. Okay, tingnan niyo kung gusto niyo maging psychologist balang araw, pwede kayong mag-apply ng DOST Scholarship. Ano? At nandyan yan. Meron, kung gusto mo maging teacher, pwede kang mag-apply as dito sa program na BS Physics for Teachers. Meron din BS Mathematics. Okay. Kung gusto mo maging engineer, meron naman ditong civil engineering. May may mechanical ba? Walang mechanical. Meron mechanical engineering. Okay. May mining engineering. Meron ditong iba't ibang engineering courses. Packaging engineering, petroleum engineering. Okay. Agricultural engineering. Oh, kung gusto mo maging engineer, kung teacher, mayroong biology dito, ano? Kung gusto mo sa agriculture, meron din. Okay, but you can take up BS Agriculture. Mga math-related and science-related. Related sa computer, yes, meron tayong BS Computer Science. Electrical, yeah, may electrical engineering. Okay, merong health science. Okay, ang dami ng pagpipilian. So, kung inclined ka lang naman sa science and technology, why not apply in the DOST scholarships? Marami kayong ma-avail na mga benefits. Okay? So, pero tanungin natin kung ano sino ba yung eligible na mag-apply. Okay? Sino? Lahat po ng graduating grade 12 students can apply. Ano, graduating grade 12 students in school year 2022-2023 na kasama sa STEM class. Okay? Kung ikaw ang tinake up mo is Science, Technology, and Engineering, Mathematics strand, pwede ka mag-apply sa DOST Scholarship. Pwede din naman na non-STEM, basta kasama ka sa top 5 of the graduating class. Okay? And all grade 12 students belonging to STEM class who graduated before 2022 to 2023 but not enrolled in college. So, para sa mga hindi pa naka-enroll ngayon na graduate din ng STEM, okay, sa senior high school, kahit anong nung nakaraang kahit anong school year, okay, pwede pa rin naman. And pwede din naman na mga non-STEM, the same, ano, pero hindi pa rin naka-enroll sa college up to now, as long as kasama ka sa top 5% of the graduating class, pwede kang mag-apply. Okay, so meron namang certification na i-accomplish ka dyan, napipirmahan ng school na napapatunay na ikaw ay kasama sa top 5% of the graduating class. Graduates of high school before the K-12 program, ayan, pwede din naman para sa mga matagal nang tumigil, okay, hindi pa K-12, wala pang K-12 program, as long as kasama ka sa top 5%, you can still apply for the DOST scholarship. DOST scholarship. Ayan. And sabi dito, must have grades in grade 9, 10, and 11 or scores in the Philippine Education Placement Test Certificate of Rating if skip a grade. Okay, kung sakaling ikaw ay a PEPT passer, okay, o kung nakapasa ka sa Philippine Education Placement Test, dapat merong nakalagay doon sa certificate of rating mo ng mga grades mo sa 9, 10, and 11. Okay? You must be a natural born Filipino citizen, must be of good moral character and good health. Must have taken the DOST-SEI Undergraduate Scholarship Examination ano, but did not qualify for the scholarship. Okay? So, may have taken, ano, maaaring nag-take ka daw ng Undergraduate Scholarship Examination pero hindi ka naka-qualify sa scholarship, pwede yon. May have qualified for the DOST-SEI Undergraduate Scholarship but did not avail of the award. Okay, and must not have earned any post-secondary college or vocational units. Okay, so yung hindi pa, dapat hindi ka pa nakakapag-earn ng post-secondary college or vocational units. So, kailan ang start ng application? Matagal na nagsimula, yung September 19 pa. Okay, last day of online application and uploading of requirements. Tandaan po natin, December 2. And schedule of qualifying examination, kailan ba? I-ready nyo na yung sarili nyo sa March 11 and 12, yan. Okay? Ano ba yung mga kailangan sa pag-apply? For e-application, maaari kayo mag-apply through, ano na lang, internet, ano? Through
web, ano? A valid and secured email address. You will need a valid email address for logging into your application account and for receiving notification for about your application status and results. So, kailangan mo din ng working mobile number and a stable internet connection. Okay? So, hindi dapat tayo gagawa ng multiple accounts. Do not create multiple accounts, and this will cause delay in accessing your application form. So, make sure na pag mag-a-apply kayo, sigurado. Ano? And security of access credentials. So, you will be assigned an application ID. So, this with pertinent personal data shall serve as your access credential to the DOST-SEI Undergraduate Scholarship e-application system. Okay, and you have to keep your access credentials secure. Okay, so ano ba mga kailangan nating documents or requirements before you file your e-application? I-ready mo na muna bago ka gumawa ng account. Dapat naka-prepare na to. You must have this certificate of good moral character. Okay, so may form naman po tayo nito, ano, na kailangan lang na papirmahan ninyo sa inyong principal or guidance counselor, ano? Certificate of good health. Okay, so lahat po yan ay nasa form. Kaya nakikita ninyo may form C, D, E1, E2, E3, E4, E5. Lahat po yan ay kailangan nating papirmahan or accomplish. Okay, so nakalagay na hindi ka na mahihirapan na i-accomplish lahat ng requirements kasi nandun na siya sa form nakalagay. Okay, aside from this one, okay? Aside dito sa mga forms na nakalagay dyan, ito kailangan mo rin itong isubmit. Kailangan mo ng permanent record, student record, or form 137 at report card. So, for grades 9, 10, and 11, ano? Or pwede naman na PEPT kung nag-skip ka man at nakapasa ka sa PEPT. So, therefore, kuha ka na ng SF10 na ito. Hindi na ito form 137. SF10 ang tawag nito natin sa DepEd. Okay, kuha ka na po ng SF10 or report card, okay? Yung present report card ninyo and yung SF10. Must be duly signed by the school principal or university registrar and must be submitted by applicants who skipped a grade level by taking this exam. And for grades 9 and 11, dapat ito din yung mga kailangan, okay? So, accreditation equivalency test certificate or rating or presentation for full assessment, certificate of completion, and for grades of year level 10, certificate of completion from IELTS teachers. Kung nag-IELTS ka naman, pero majority naman ata sa atin dito ay graduating ng grade 12. So, kailangan lang po ninyo ng SF10. Okay? At yan lang po ang wala dun sa form na kailangan nyong i-attach. At isa pa sa mga kailangan, syempre, ay ang picture. Okay? Dapat recent. Bago pa lang, huwag kayo maglalagay dyan ng mga lumang picture ninyo. Passport size siya, dapat 4.5 cm by 3.5 cm or 1.8 inches by 1.4 inches. Okay, kailangan na nakikita yung mukha mo. 80% of the picture must be colored with white background with the name, tag, position, okay, taken with the last three. Within the last 3 months prior to filing of the application like this. Okay, ganito ang itsura dapat ng inyong picture. Okay? So, may name ninyo. Okay? At bukod sa doon, ano, dapat meron din kayong birth certificate. Okay? And it should be a readable copy. Okay? May be issued by the PSA NSO or the Municipal Registry Office. So, ibig sabihin, kahit hindi siya PSA. Okay? Pwede naman na galing sa registry office ng inyong munisipyo or ng inyong city. Okay? So, kailangan din dito yung ITR, yung income tax return ng parents ninyo, okay, or legal guardian noong 2021. Okay, so ibig sabihin pupunta kayo sa BIR, okay? So, certificate of exemption from filing of ITR. So, ito lang ang medyo mahirap sa mga requirements na nabanggit na kailangan pa ninyong pumunta ng BIR, pero madali lang naman ito, ano? Kailangan nyo lang pumunta ng BIR and request certificate of indigency. Okay? Kung ang parents nyo man ay indigent, ano? Certificate of exemption from filing ITR of ITR kasi kung hindi naman siya employed or hindi wala naman siyang wala naman kayong business, certificate of employment with compensation kung ang parents nyo naman ay nagtatrabaho, okay? And proof of pension kung ang parents nyo naman ay pensionado. Okay? So, punta lang kayo sa BIR.
At syempre, kailangan yung notarized affidavit of guardianship and must be submitted if the applicant is not living together with either of the parents. So, yan po ang mga kailangan nating i-accomplish. Ito yung sample ITR. Dapat nakalagay daw po dyan yung 2021. Okay, titingnan po natin yan, ha. Hindi po 2020, hindi 2019, kundi 2021 kasi mag-a-apply kayo for 2022, last year na ITR ang kailangan natin. And dapat daw nakalagay din yung annual gross income at nakalagay din yung pirma at pangalan ng employer at employee kung sakali man na employed ang inyong parents. Okay? Class of worker and corresponding proof of income. Depende naman, ano, kung OFW yung parents mo, kailangan mo ng income tax return, kailangan mo ng OFW employment contract. Kung ang parents mo ay OFW, kailangan mo din ng certificate of employment with compensation. At muli, ulitin ko, sa BIR lang ito makukuha. Okay? And works for private household. Okay? Kung ito naman, kunwari, kasambahay ang inyong magulang, okay, or nagtatrabaho sa isang construction site, ano, on-call construction worker, labandera, kasambahay, punta lang kayo doon sa BIR para kumuha ng BIR exemption and indigency, certificate of indigency and then certificate of employment with compensation din sa BIR din. And works for religious organization like kung pastor or priest. Okay, so yan lang din naman ang mga kailangan. Napaka-comprehensive nito kasi naka-check na dyan kung ano lang ang mga kailangan ninyo. Okay, nakadepende yan kung ano yung trabaho ng parents mo. Ano? Works for private establishment, works for government, yan ang kailangan. Self-employed without any employees. Kasi kung tricycle driver, farmer, ambulance vendor, sari-sari store, owner, dressmaker. So, kailangan lang mag-fill up nitong BIR Form 1701 at kailangan nyo lang ng BIR exemption. So, lahat ng yan ay kailangan lang naman doon sa BIR or pupunta lang kayo doon para sila na ang bahala. Sabihin nyo lang kung anong trabaho ng parents so sila na ang magsasabi kung ano yung mga i-accomplish niyong form. Sila na ang magsasabi kung ano yung ibibigay. No? Pero syempre, kailangan nyo parang i-check ito kung kompletong ibibigay ito ng BIR para masigurado natin kompleto din yung i-attach niyo sa ano niyo. Okay? Sa DOST application niyo, scholarship application niyo. Okay, so napaka-comprehensive nito. Kung ang mga magulang niyo ay professionals, okay, nakalagay din diyan. Self-employed professionals, doctor, lawyer, teacher. Okay, so ITR, BIR form 1701. So lahat yan ay dyan. Kung retired, kung lahat walang trabaho, okay, pending certificate of indigency. Okay, what information should you know before filing your e-application? Number one, kailangan alam mo yung father's annual gross income. Tanong mo yung tatay mo kung magkano yung kinikita niya ano, annually, yearly. Yung ganun din yung mama mo, if legal guardian is supporting applicant, legal guardian's annual gross income, kailangan mo din malaman. Okay, if family receives contribution from outside source, kailangan alam mo din the giver, the amount of the contribution, and the purpose of the contribution. Lahat ng ito ay dapat mong alamin. Okay, kung may agricultural land kayo, ilang hektarya ito, kung meron kayong sasakyan, anong type, anong year, anong model ito, so nakalagay dyan, ano? And kailangan nyo lang, when you have all the necessary documents, kung meron ng mga documents na yan, completely accomplished na, iscan na ito, ano, kailangan itong iscan, ano, at magkaroon kayo ng picture ng lahat ng documents na to, kailangan nyo na pumunta dun sa e-application system. Okay. Okay, so sa DOST-SEI Undergraduate Scholarship e-application system, nandiyan na ang lahat, dyan nyo na lahat i-upload ang mga documents na in-scan ninyo. So, make sure na scanned, properly scanned yung mga documents. Screenshot from the 2023 Undergraduate Scholarship homepage. Yan po yung dapat na makita ninyo sa mismo homepage. And nandiyan po, nakalagay na dyan yung site na i-visit ninyo. Okay, so the DOST, yan, when filing, so nakalagay din dito kung ano yung mga kailangan nating tandaan. Okay, so meron tayong step 1, step 2, step 3, and step 4 up to step 5. Okay, and ang test permit, okay, the issuance of test permit, the pen and paper examination is scheduled on March 11 to 12, 2023. Okay, and the qualified application will be issued a test permit where his or her test center and test session and other
pertinent information relative to the examination will be indicated. At ipapadala sa inyo itong test permit on February 27 to March 3, 2023 through email. Okay? Yan ang mga kailangan nating tandaan. Okay? So, if you want to apply in DOST Scholarship, so ito yung mga privileges na makukuha ninyo. So, you can have this free tuition fee for academic year, 40,000 a year. May book allowance kayo, may stipend kayo, may clothing allowance kayo, may transportation allowance, group accident insurance allowance, and graduation allowance. Ang daming allowances. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Mag-apply na kayo. And do not forget, the deadline of application is up to December 2, 2022 only. Okay? So, yan po. Good luck for future science scholars, and good luck, ano? So, I hope na ma-accomplish ninyo lahat ng mga requirements na kinakailangan. So, if you have questions, please do not hesitate to ask me in our comment box. Okay? So, muli ito po si Ma'am Terebena. Thank you so much for listening, and God bless and good luck everyone.